From one kabugera lola to another, isa pang lola ang makikilala natin na hindi naman magpapahuli pagdating sa technology. Dahil itong ating next lola, nag-viral lang naman na mag-join siya sa isang online reunion gamit ang Zoom sa edad niya ngayong 100 years old. Wow! So, Lola Virgie, sanay na kayo mag-Zoom. Alam niyo na kung paano mag-Zoom. Oo. She has been interviewed a lot of times via Zoom. Via Zoom. Of course, I was very happy to see them again. They're older now, but they were very well-dressed and they were very happy dancing. Ang anak ni Lola Virgie Malay ang tumulong sa kanya para makapaghanda sa virtual reunion. Wow. And she was given that recognition of being the oldest attendee of that particular reunion. Oh, wow! Because I'm 100 years old. Wow! And the first graduate of UPPGH Nursing. Wow! Still on a picture. Uh-huh. And then when I saw the picture, I posted it on Facebook. And I put a caption of my mom attending a Zoom reunion, a school reunion. And then nakita nga, naka-Facebook one. So, ang dami agad, parang nag-viral na. But the next thing that happened was my nephew, Ethan, saw it and then he sent the photo to his, kasi he was the regional manager of Zoom Philippines. Mm-hmm. So he sent a copy of the photo to his boss in the US. Oh, wow! Zoom, and then, natuwa yung mga bossing doon. Uh-huh. So they sent her from Zoom Hong Kong and Zoom USA. Mm-hmm. They sent two sets of gifts. Game na game nga raw noon sa pag-attend ng school reunions itong si Lola Virgie. Pero dala ng kanyang edad at dahil na rin sa pandemya, iwas muna sa paglabas-labas si Lola. At ng kanyang libangan, ang panonood ng telebisyon. Usually po ba, the whole afternoon nanonood kayo ng TV? Hindi naman hanggang ano lang, after lunch yung EWTN. Mm-hmm. I play the Rosary at saka Supper of Divine Mercy. Mm-hmm. Tapos, I'm most of the time bedridden na. Okay. Stay long. Uh-huh. Meron din po ba kayo mga paboritong artista? Gloria. Aha, Gloria. Si Piolo Pascual. Ay, wow! Si Gloria, si Piolo. Si Juday. Si Juday, oo. Oo nga pala. Sige. Pwede kang umalis, pero huwag kang magpagabi. Isang araw sa mga hinahangaan niyang artista ay si Tita Glo. Pero hindi lang ito ang connect nila, ha? Dahil alam niyo bang itong ating centenarian, Techie Lola? Aba, naging teacher pala ng veteranang aktres na si Tita Glo? Paano kaya kung silang dalawa ang mag-reunion ngayon? Alright, Tita Glo, we also have surprise for you. Isa po sa mga naging teacher ninyo. And Lola Virgie, meron po kaming surprise for you. Isa sa mga students niyo noon. Naku, yan ang hinihintay ko talaga. Talaga naman, wow! My teacher, imagine that, ano? Yes. Ito po si Miss Gloria Romero. Oh. So, Tita Glo, si Lola Virgie is 100 years old. At I know. Niyo po, nung estudyante niyo po, nung naging student po niya kayo. Sa Alaminos. Oho, sa Alaminos. Naalala niya po, sa Alaminos daw po niya kayo naging estudyante. Kayo. Oh, it's so nice to see my teacher. Wow! So, Lola Virgie, anong subject po ang tinuro ninyo kay Tita Glo? I don't know if it's Filipino or English. Oh, either. But they were first year? Oo, first year lang. Lola Virgie really enjoys watching TV and she enjoys all your shows and your movies. Talaga? Oho. Wow, galing naman. Hello, my teacher. How are you, madam? Sipika nga sa program. Naguhula-hula. Lola Virgie, quick lang po. Meron po kayong gustong sabihin kay Tita Glo? Do you have something you want to wish her or tell her? I'm so proud of you. What you have reached. As a movie actress. And as a model,
Wow. Thank you so much. So, nakakaiyak naman na naalala niyo pa ako. Oo naman, you're so popular. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Napakabait niyo. Salamat! Bye-bye po. Thank you. I'm so glad love to you, see you love again. You. Isang estudyante at isang guro. Isang aktres at isang showbiz fan. Ano ba talagang nangyayari dyan sa apo ko? Sa paglipas ng panahon, marami na raw natutunan at napagtagumpayan sina Gloria Romero at Virgie Malay. Sa kanilang mga naranasan, ano nga ba ang maibabahagi nilang tips for a long and happy life? Yeah, to sleep. I think number one, to sleep. Yeah. 8 hours. Kayo po, stricto kayo sa bedtime schedule ninyo? Ah, yes, I am. Ano po ba ang sikreto sa mahabang buhay? Pork. Kumakain ng pork. Bawal, yeah. Bawal ang pork. Walking dito lang sa bahay. Maski na nandito ako, kung saan tinataas ko pa ako. Okay. Maski sa bed, you know, exercise ko pati arms ko. Sa kanilang mahaba at makulay na buhay, inilaan ni na Gloria Romero at Virgie Malay ang kanilang talento, panahon, at lakas sa pagbabahagi ng kanilang sining at kaalaman sa kapwa. Wala na nga raw silang mahihiling pa kundi ang magpaabot ng pasasalamat sa lahat ng nagbigay ng suporta at pagmamahal sa kanila. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Lola Virgie? Be more compassionate. Don't forget to pray. Sila. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Miss Gloria Romero? Kailangan pasalamat ka lagi sa Panginoon. You be good to everybody. Hindi pwede magmalaki ka sa mga tao. You be humble all the time. I love my job. I love it so much talaga. Hindi ko talaga inakala na darating ako sa mga ganito. So I'm happy, Iha. Sa ngayon, hindi na raw sa set ng telebisyon makikita ang veterana aktres na si Gloria Romero, kundi dito sa kanilang tahanan kasama ang kanyang anak at apo. Nagkaroon ng isang anak si Tita Glo sa kanyang yumaong asawang aktor na si Juancho Gutierrez. Ito ay si Marites Gutierrez na minsan ding sumunod sa mga yapak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang apo na si Chris Gutierrez, pinasok din ang showbiz. Tita Glo, paano niyo po i-describe yung sarili niyo bilang isang nanay tsaka bilang isang lola? Ako ang nagpapaalaga sa kanila. Ah, oh, enjoy na enjoy ako mag-alaga sa aking anak at saka sa aking apo. Sana nga magparami pa akong apo. Paano niyo po pinapakita yung pag-aalaga niyo or yung pagmamahal po ninyo sa kanila? Yung mga magandang mga okasyon. Kwento kami, yakapan ang yakapan, halikan. Oh, yun ang mga mas gusto ko. Ayoko yung regalo ng ano. Mga, gusto ko yung niyayakap ko sila, hinahalikan ko sila. Parehong naging working mother noon sina Tita Glo at Lola Virgie. Kung hindi mo naman kailangan gawin yan, iho. Kung si Tita Glo na mayagpag sa industriya ng telebisyon at pelikula, ito naman si Lola Virgie sa nursing at akademya. 45 taon siyang naging guro kung saan naging estudyante nga niya si Tita Glo. At panahon ng World War II naman nang pasukin niya ang nursing. Oh, that's when I took up nursing in World War II. Mm-hmm. 1943 and 1946, student ako. Mm-hmm. I graduated 46. First job ko sa American Army. I went to Baguio General. Doon naging head nurse ako. Wow! Dami niyo palang naikot, Lola Virgie. Ang nakababata namang kapatid ni Lola Virgie na si Teddy Benigno, nagsilbi bilang press secretary noong panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino. Ano hong reaction po ninyo na he was part of the Aquino administration and then part rin siya ng media industry? Madalas kami nilagawan. Kasi magkasunod. Kontra. Eh, ako rin naman. Mm-hmm. I always reason out. Mm-hmm. Yun,
siya naman, ganun din, with that punch. Tatlo ang naging anak ni Lola Virgie sa kanyang yumaong mister. At sila raw ang nag-aalaga sa kanya ngayon at nagtuturong gumamit ng gadgets at social media. Nakaka-Facebook ba si Lola? Tinuturoan namin. Tinuturoan. She doesn't know how, but then again, she has to learn it. Pero ano, tapos alam niyo na ba yung mga YouTube? Alam niyo yung YouTube, Lola? Oho. Yeah. Dahil sa YouTube, kilala niyo yung BTS? BTS, oho. Kilala niyo? Napanood ko. Dahil hilig ni Lola Virgie ang video chat, tingnan natin ang reaksyon niya sa ating mga inihantang sorpresa. Lola, nag-research po kami. Alam namin kung sino ang mga celebrity crush ninyo. And may surprise kami for you kasi may message po sila for you. Ready na kayo, Lola? Talaga? Yeah. Hello, Lola Virgie, my beautiful girl. Kumusta ka po? Balita ko, mahilig ka daw sumayaw. Sana next time na magkita tayo, pwede ka tayong maisayaw ng hugging. Kahit na hindi ako masyadong marunong, pero subukan po natin. Anyway, salamat sa lahat ng pagsuporta mo at saka lahat ng pagmamahal. I hope mag-ingat ka palagi and you stay safe and healthy para magkita-kita tayo soon. Okay? So, take care, stay healthy, stay safe. God. Oh, di ba, Lola, mahilig daw pala kayo sumayaw, sabi ni Sir Richard. Noong araw. Eh, hindi na ako makasayaw. Oh, ha? Fan pala ni Richard Yap itong si Lola Virgie. Lola, ito ating surprise number 2. Alam namin, pinapanood niyo siya noong bata pa siya sa Joey and Sons. Ayan, veneration. Yes! Ayan, nakilala ka agad ni Lola. Lola Virgie, kamusta po kayo? Mabuti naman. Lola Virgie, it's wonderful to meet you po. And thank you po, na thank you po for watching me since I was Joey and Son. I was 6 years old po noon. Nakaka-inspire po kayo dahil 100 po kayo. Sabihin niyo po sa amin kung anong sikreto para na-inspire po lahat. Thank you so much. I never imagined that this could happen.